Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na po muli si Mr. Virgo o sunod na commander sa Tornos at Tornados upang magbahagi sa inyo ng mga munting bagay na patungkol sa mundo ng espiritual, patungkol sa pakikipag-espiritual kumbate, sa pagganap. Bagong lahat yan, ay nagpapasalamat po ako sa dakilang isa na siyang mabuti sa kaitaasan, sa pangkalatan, sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya sa akin, sa lahat ng mga sandali ng aking buhay na pinagkakaloob niya upang magampanan ko ang aking pagmimisyon na makapagbahagi rin ako sa iba, na matulungan din ang mga iba na mga nagsisimula pa lamang. At nais kong pasalamatan ang Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados sa pangkalatan saan mang panig ang sulok ng mundo kayo naroroon ngayon. At alam ko na bagamat iba-iba ang ating mga lugar na kinalalagyan, ngunit may isang bagay lang o iba-iba man ang ating prinsipyo, ang ating pananaw sa buhay, may isang bagay lang na nag-uugnay sa atin. Yun ay ang pananalig natin sa dakilang isa o ang ating nag-iisang Diyos na siyang tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan. At nais ko rin na pasalamatan ang ibang mga nasa panig ng puwersa ng liwanag din na bagamat hindi natin sila kasama sa anumang ating mga ginagawang activity o kung naman, ay saludo rin po ako sa inyo. Kung sino man po kayo niyan, naririnig niyo ako. Gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo kasi sa paninindigan niyo, sa pagnanais niyo na ituwid ang mga maling nakikita niyo at tumutulong kayo sa mga kapwa niyo na nakikita niyo nahihirapan, tumutulong din kayo sa mga taong alam niyo na walang wala na rin sa buhay, lalo na sa panahon ngayon na nakikita naman natin ang lahat ay nagkakaroon ng matitinding problema, dumadaan sa matitinding pagsubok, ay naririyan din kayo. At congratulations din sa mga baguhan, sa mga bagong gumaganap pa lang ngayon na natanggap ang kanilang basbas at na hindi ko na sila papangalanan, pero at some point sabi ko nga, sa pagpupursigin ninyo, sa pagsisikap ninyo sa sarili nyo, at sa paglalapit nyo sa dakilang isa na lagi nyo siyang isisentro sa kahit anumang gawain nyo patungkol sa spiritual, kahit anumang gawain pa yan, ay hindi malayong makakamit nyo kung ano yung mga ninanais nyo sa pagdating ng araw. O katulad ng inyong pagbimisyon ay natatanggap nyo yan sa pamamagitan ng pahintulot ng dakilang isa. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyong limitahan ang sarili nyo at sa mga bagay na nais nyo maintindihan, katulad ng mga pakikipag-spiritual kumbate, yan ay isang bahagi ng pagtulong din o pagtulong sa ibang tao patungkol sa spiritual. Ngunit bago kayo gumanap, sabi ko nga sa inyo, siguraduhin nyo rin na sabi ko nga sa iba na kailangan naka-full battle gear kayo. Kumbaga sa mundo ng spiritual, kailangan meron kayong nakapag-poder kayo, nakapag-pondo kayo, nakapag-bakod kayo, nakapag-balabal na kayo. At bukod pa nun, unahin nyo ang panalangin sa dakilang isa. Pwede nyo pong sabihin na ganito sa mga baguhan na taas nyo ang sarili nyo sa dakilang isa. Sabihin nyo, sa inyo po, nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan. Ako po ay mabuting lingkod ninyo. Bigyan nyo po ako ng pagkakataon o gamitin nyo po akong instrumento upang matulungan ko ang taong ito patungkol sa spiritual, patungkol sa kanyang karamdaman na maalis o alisin sa kanya kung anumang makikinarga sa taong ito sa mga sandaling ito. Tapos sabihin nyo, ang lahat ng po na ito ay hinihiling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahay dungis na pangalan. Saka po nyo, magdimiling kayo ng mga bagay na magagamit nyo sa mundo ng spiritual. Sabi ko nga, ang mga orasyon, ang mga anong mga bagay, yan po ay pangalawa lamang. Muna sa lahat ay ang nag-iisang Diyos na tunay at totoo na siyang mabuti sa kaitaasan. Siya lang po muna ang pinakauna. Huwag po kayo mag-invest sa mga bagay. Sabi ko nga, ang orasyon nandiyan yan, oo, pero kung walang pahindulot ng dakilang isa, yan ay pawang mga normal lang na mga letra, pawang normal lang na mga kasabihan, na mga sinabi lang. Ngunit sabi ko nga, hindi sa pamamagitan na yan ang dang kayo magpo-focus. Magpo-focus kayo sa paglalapit nyo sa dakilang isa upang tanggapin nyo ang misyon nyo, upang mabasbasan kayo. Maraming nagtatanong sa akin, kung natanggap ko na ba itong bagay na ito, na natanggap ko ba yung libro, natanggap ko ba yung mga bagay na ito, nakakuha ko ng orasyon, ito, mapapagana ko na ba ito? Kailangan niyo po muna talaga yung basbas. Kailangan mabasbasan muna kayo. Kailangan po nataglagin niyo muna na kinasiyahan kayo. Yun ang ibig ko sabihin. Kailangan muna ay maraman niyo na sa sarili niyo. Kasi maraming paraan para maramdaman mo kung talagang nakakatulong ka o may pinagkalooban ka at some point.
may mga sinyalis, sabi ko nga, physically. At meron din naman yung sinasabi nila na kapag tumutulong ka, is nagkakaroon ng epekto sa tao rin. Katulad ng iba, nangihilot. Tapos yung iba naman, tumutulong sa ibang mga sakit. Siguro yun ang mga pagsubok na dapat yung maintindihan mo na at some point. Sa physical naman, sabi ko nga sa inyo, minsan nakakaramdam kayo ng init, sa lamig, sa katawan. Yung kuryente na napakalakas na boltahe, kasama yun. At tatalas ang inyong pakiramdam. At sabi ko nga sa inyo, karamitan sa mga taong may karga, kapag ikaw ay nanggagamot, halimbawa nanggagamot ka, paparating ka palang, alam na nilang nandiyan ka, alam nilang nandiyan na yung manggagamot. Kung ikaw ay legit na manggagamot. At bukod pa dun, sabi ko, kung ikaw ay binaspasan na rin. Malayo pa lang at hindi makakatingin sa'yo ng diretso ang mga kalaban. Hindi ganun sila kadali na makipagtitigan sa'yo o makipagmatagalan na magharap kayo. Dahil alam nila at nararamdaman din nila mga gabay. Hindi sila basta-basta makatagal, sabi ko nga sa inyo. At lagi yung sinasabi, ang mga gabay din ay pangalawa lamang. Una sa lahat ay ang dagilang isa na mabuti sa kaitaasan. Ang mga gabay ay pangalawa lang yan din. Kumbaga sa ano, wag niyong itutuon sa sarili niyo na ma-overwhelm kayo sa dami ng inyong mga gabay. Ang mga gabay ay isinugo sa atin yan, hindi para sambahin. Sila ay isinugo sa atin upang tayo tulungan sa ating pagmimisyon, upang magampanan din nila ang kanilang tungkulin para sa atin. Lagi natin silang kasama sa kahit anong laban. At mapalad ang iba, mapalad din ang lahat na may mga gabay. At sabi ko nga sa inyo, hindi natatapos ang laban. Sa pagkakataon na matagray mo man ang basbas o ano, hindi doon natatapos ang bagay na yun. Maraming pagsubukan darating sa buhay niyo, marami pa. At sana yung maging handa kayo sa datong pagkakataon. Dahil sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao ay binibayaan o tinatawag sa ganitong mga bagay. Iilan lamang ang tinawag sa ganitong mga bagay, sabi ko nga. Hindi lahat ng mga tao ay binibigyan ng pinakadakilang misyon o pinakamahalagang misyon sa kanilang buhay. Kaya kung sakali mang natanggap nyo ang mga bagay na yan, ay seryosohin po natin. Huwag natin gawing biro at maging makatarungan ang pagpapasya ninyo. At hindi ko man ayaw ko man saklawan ang inyong kaisipan, sabi ko nga sa inyo, kapag nasumpungan nyo ang mga bagay patungkol sa kombate o kung sino man mga makakaharap nyo sa pagdating ng araw, sikapin nyo pa rin na maging makatarungan ang pagpapasya nyo. Hingiin nyo sa dakilang isa ang mga bagay-bagay para huwag kayong magkaroon ng maling aksyon sa inyong sarili na sa pagdating ng araw ay pagdudusahan nyo rin yung mga bagay na yan. O kung may mga maling aksyon man kayo, ay huwag sanang dumating sa punto na yun na magiging basehan din ng paghuhusga sa inyo sa pagdating ng araw ng ating katapusan sa bawat isa sa atin. At anumang bagay na tinanggap nyo sa pagkakataon na ito, kahit ano pang basbas yan, kapangyarihan, kahit anuman, yan po ay hiram lamang na pwedeng bawiin sa atin anytime. Lagi nyo sa isip nyo yan, sa sarili nyo, na ito ay hiram lamang, lagi nyo isa sa puso at isip yan. At ang pag-aaral ng karunungan lima, hindi rin biro. Sabi ko, ang pagtataglay nito, kailangan isa puso mo yan, isa buhay mo, lahat ng mga bagay na yan. Isa puso at isip mo at isa buhay mo yan sa iyong pagganap. Sabi ko nga, kasama yan sa mga dapat nyong taglayin. At lagi nyo pakaisipin yung pitong layunin. Yung pitong layunin na yan. Sana, sabi ko nga, sa mga taong nabasbasan na rin, manatiliin lang kayo na mapagpakumbaba at manalig lang sa dakilang isa at anumang bagay, lagi nyo isisentro ang nag-iisang Diyos na tunay at totoo na siyang mabuti sa kaitaasan. At hindi kayo maliligaw kahit sa mundo pa ng spiritual. At hindi kayo nag-iisa, sabi nga nila. Mas mabuting mag-focus po kayo sa inyong pagmimisyon, bagamat alam ko sa iba sa inyo na sumasama kayo sa ibang mga bagay na nakikipag-usap o nakikipag-communicate din sa iba to reach out to other people like kapalayas nyo rin sa mundo ng spiritual na nakakaintindi. Sabi nga nila, walang makakaintindi sa iyo sa mundo ng spiritual kundi katulad mo rin. Sabi ko nga, although yung iba ay na-overwhelm sila sa ganun bagay, pero sabi ko nga, mas mag-focus kayo sa inyong pagmimisyon, sa inyong mga individual na misyon. May time para sa mga ganun bagay na mag-usap-usap. Pero minsan kasi yung pag-uusap-usap na yun, minsan doon nagkakaroon ng tinatawag nilang pagkakataon yung iba na para bigyan din ng sakit yung iba o bigyan ng maling gawa yung iba. Kaya yung iba, minsan na nangyayari, napapahamak. Katulad na iba, pumapasok sila sa ibang mga usapin, nandoon, grupo-grupo. Ang nangyayari, hindi nila alam yung kaharap nila doon ay nagbibigay na ng sakit yun. Para bang ginagawa na sila hindi maganda. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas mainam na to keep you safe, mas ilapit yung dakilang sa inyong sarili at bukod pa doon ay mas mag-focus po sa inyong pagmimisyon. At kung pupunta man kayo, sasama kayo o makikipag-usap kayo sa mga ganung bagay, siguro doon yung na kumpleto kayo sa depensa sa sarili nyo at nanalangin kayo sa dakilang isa.
Bago niyo usalin ang mga bagay-bagay patungkol sa mundo ng spiritual at ang mga ibinahagi sa inyo, manalangin muna po kayo ng normal na panalangin na galing sa inyong puso at isipan na sa kaibuturan ng inyong puso nang gagaling, na mangusap muna kayo sa dakilang isa. Yan po ay mga bagay lang na dapat yung maintindihan na binabahagi ko sa inyo, sabi ko nga, at some point. Kasi sabi ko nga, ang mahirap din yung nagturo ka ng isang bagay na hindi mo gagabayan yung iba, maliligaw lang sila, kawawa lang. At saka minsan magtataka ka, bakit kaya usal ako ng usal ng orasyon? Ako naman ang tinatamaan, ako nagkakasakit. Ako ang tinatamaan nito kasi nga wala pa yung tulot. At bukod pa doon, hindi mo alam kung saan galing yung mga pinagkukuha mo. Kahit anong bagay yan, hingin mo muna pa yung tulot sa dakilang isa para hindi ka tamaan, hindi ka maligaw o kahit anong paman. Yan naman po ang aking ibinabahagi sa inyo. Congratulations sa mga taong nabasbasandas. Congratulations din sa mga nakatanggap ng mga biyaya sa pang-araw-araw at ipagpasalamat niyo po sa buhay niyo na tayo ay nabubuhay pa rin ngayon. Kahit nasa pinakamasalipong na sitwasyon na meron tayo ngayon sa mundong ibabaw ngayon. Huwag lang po kayo makakalimot na meron pa rin pong Diyos o nag-iisang Diyos na tunay at totoo na siyang mabuti sa kaitaasan sa pangkalatan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.